Good afternoon po. Quick tip lang ho about rectification of existing damage slab. Meron nagtanong sa akin, hindi ko lang matandaan kung kailan po, pero nagbigay ako ng advice, maaaring hindi kumpleto. Kaya naisip kong gumawa ako ng video specifically kung paano yung procedures o ano yung dapat natin gawin para maitama natin kung ano man yung defect ng existing slab. Ay, normally ang mga defect ng slab ay gawa ng water leaks. Makikita natin kung meron kayong roof deck, concrete roof deck, makikita natin kung nag-leak na yung roof, yung waterproofing, ang tendency niyan mag-penetrate siya sa slab, then makikita natin yung tumutulo dun sa ceiling natin, dun sa loob ng bahay. So kung matagal na hindi natin naaayos, maaaring maapektuhan yung mga bakal, ano, kakalawangin po. So, ang unang-unang tip na gagawin natin dyan, paayos muna natin yung waterproofing, syempre, dun sa itaas, kung saan yung suspect natin, saan ang gagaling yung mga leaks. Patatanggal natin yung portion na yun. And then, para hindi masyadong magastos, gawin natin, ikutan natin yung portion kung saan yung nakikita natin dun sa ilalim, puntahan natin sa taas, and then remove mo tayo ng certain portion. And then, lagyan natin ng parang barrier yung paligid. Tapos, lagyan natin ng bagong waterproofing material. Pagdating sa waterproofing, maraming klase po yan. Meron ng liquid applied o meron ng membrane. But sa may papayo ko, kung mga maliliit na portion lang, mas maganda yung liquid applied na lang. So, ang gawin natin, ikutan natin yung portion na yon. Lagyan natin ng parang maliit na concrete na paligid, siguro mga 2 inches by 2 inches, and then bakbakin natin yung portion na pinagsususpechahan natin na nagkakaroon ng leak. So pag nalagay natin yung barrier, pwede natin lagyan ng tubig, buhusan natin noon ng tubig, makikita natin niya kung tutulo. Pagka tumulo, ibig sabihin yun nga, nadudoon yung problema. So ang gawin natin, alisin natin yung topping, palitawin natin hanggang dun sa substrate o yung original na concrete slab, yung structural concrete. Pag lumitaw yon, doon natin ipapatong yung bagong waterproofing material. I-apply natin yon. Pagka pang roof deck, hanggang 5 coats nilalagay ko dyan. So, yung tinatawag na 5 ply or 5 coats ng waterproofing. Any brand, magtingin na lang po kayo sa mga hardwares, ano? Yun ang pwede natin i-apply. And then, kung doon lang naman yung portion na may problema, ang gawin natin, bago natin takpan, kasi tinanggal natin yung topping eh, bago natin takpan, lagyan na muna natin ng tubig ulit. Bubusan natin kung wala nang tutulo. So, kung marami po, multiple locations, ang gawin natin, check natin lahat. Lahat ng may mga portion na may pinanggagalingan tubig, gawin natin on the same procedure. Ano, tatanggalin natin portion, lagyan natin ng parang maliit na 2x2 na concrete, para maglalagay tayo. Kaya natin nilalagay yung 2x2 na concrete para malagyan natin ng tubig yung ibabaw. Ma-check natin kung hindi na siya tutulo. And then, pagka hindi na siya tumutulo, babalik na natin uli yung topping, tsaka kung ano man yung finishing na nilagay natin doon dati, re-restore na natin. Ang gagawin natin yun, tatanggalin uli natin yung nakapaligid na concrete. Hanggang sa ma-treat natin lahat yung causes, yung pinanggagalingan ng leak ng nagagaling sa bubong. So, pagdating po sa ilalim, hindi natin pwede basta pabayaan yan, kasi kung minsan, sabi nga natin, kung katagalan, paulit-ulit nangyayari yan, maaaring may mga portion sa loob ng slab, yung mabakal, maaring kinalawang na, i-check po natin, ano? Meron kasing mga nangyayari na nadidinig ko, lalo na kung luma na yung building, nabili ninyo luma yung building, at matagal na yung problema na yan, maaaring dahil sa katagalan, maaaring naapektuhan yung structure sa loob. Check nga natin po, ano? Lagay ko dito, makikita niyo may mga bullet ako nilagay dito, no? Re-waterproofing ng roof deck. Ito yung una, no? Lakihan natin ng konti. Ito yung unang diniscuss ko, re-waterproofing ng roof deck. Pag na-treat na natin yung, puntahan natin yung ilalim. I-check natin yung deflection. Paano natin mag-check yan? Tipitikan nyo ng pisik. Then, sukatin ninyo yung
yung distance, i-offset natin mula dun sa magkabilang dulo. Kunyari, ito yung beam. And ito yung ilalim ng slab. Ay, ibabaw ng roof deck. Ano po? Yan. Maaaring nagsag. Kaya ako pinapacheck sa inyo, maaaring nagsag. I-offset niyo, mag-offset kayo rito siguro mga 2 inches. Tsaka dito 2 inches. Pitikanin nyo to. Batakin nyo ng pisi. Batakin nyo ng pisi. Sukatin nyo tong distance nito kung magiging kamukha nito. Pag ito mas maliit compare dito sa distance sa height nito, ibig sabihin maaaring nagsag yung ilalim niyan. So pagka ganyan ang problema, maaaring ang pagagawa ko sa inyo diyan, papatukudan natin. Papalagyan na natin ng poste sa gitna or maglalagay tayo ng structural steel na masyang bubuhat nito. Magbubuhat nitong deflection para hindi na mag-progress yung deflection ng slab. So yun yung isa sa paraan, ano po, pero sana hindi naman umabot sa ganyan kasi kung lalo na kung malaki na yung deflection, ang pang-check natin, ano yung sinabi ko, yung piece, pag nakita nyo malaki na yung deflection, ipa-check ninyo sa engineer, maganda makita nila dahil baka marami ng cracks na lumitaw. And then kung wala namang deflection at nakita ninyo yung mga leaks, merong mga portion na yung ginaanan ng tubig bago natin i-treat yung ibabaw, kailangan po natin doon is i-treat na lang natin yung mga natatanggal. Meron kasi mga naglulose. Kunyari ito, may mga spalling, sabi natin dito, remove spalling concrete. Dahil paulit-ulit siyang nadadaanan ng tubig, humina na yung concrete. May mga nalaglag na, naging loose na siya. Ang gagawin po natin dyan, tanggalin natin. Ilaglag natin yung mga loose concrete, yung nag-i-spall, yung nalalaglag. Ilaglag na natin ang tuluyan yan. And then, pag nalaglag yon, i-check natin. Sabi ko rito, check condition of rebars and possible presence of cracks. So, check natin yan. Kung marami kayong nakita na mga, kung may mga lumitaw ng bakal o kaya may mga cracks na lumitaw, yung mga hairline cracks. So, wag lang po yung talagang cracks na malalaki pag yung nasusuotan na ninyo ng coin, masama na po yun. Pero kung yung mga hairline cracks lang, normal lang yan sa concrete. So, ang gagawin natin dyan, iti-treat lang natin. So, pag nakita ninyo na yung condition ng rebars, wala namang kalawang, okay lang po yun. Mas maganda kung wala tayong matitrace na kalawang. But kung meron, depende sa severity kung masyadong marami. Yun nga po, nasabi natin, ipa-check ninyo sa engineer, no? Maganda makita nila. And then yung possible presence of cracks, kung yung mga cracks maliliit lang hairline, meron po tayong pang-treat diyan. Di-discuss ko sa inyo mamaya. And then pangalawa ang gagawin natin diyan, pag natanggal na nga natin, tanggal natin yung mga loose concrete, ipa-sandblast natin. May mga companies na gumagawa niyan, sinasandblast nila yan para talagang lumitaw yung sound concrete. Matanggal yung mga loose, and then pati yung mga bakal na lumilitaw, matanggal na rin yung kalawang. So isa-sandblasting po 'yon. Ang mangyayari nun, pag malinis na, iti-treat natin yung mga cracks. Meron pong application, kung sa mga hindi nakakaalam pa, no? Meron ginagawa tayo dyan, structural repair po yun. Kung tawagin natin yun, yun yung pinaka-welding, welding ng konkreto. Ang konkreto na i-welding natin yan, through epoxy injection. Yung epoxy na yan, yan po yung nilalagay nila sa machine, may tinatawag silang yung parang pang inject dun sa epoxy, i-injectan nila yung mga cracks. So kunyari, merong cracks, pakita ko lang sa inyo paano procedures ginagawa nila dyan. Kunyari, tumingala kayo, nakita nyo yung ilalim ni slab, may mga cracks na mga ganyan. Yeah, marami po, anong marami, ganyan. So ang ginagawa nila dyan, nilalagyan nila ng seal, sinisil nila yan ng parang putty. Tapos naglalagay sila ng mga entry ports. Nalagyan nila ng entry ports yan. Then yung mga entry ports na yan, butas yan. Dinidrill nila, barinahan nila. Diyan nila papapasukin yung epoxy. I-injectan nila yan, pressurize po yan. Pag in-injectan nila yan, papasok yung epoxy doon sa loob ng crack. Pag lumabas doon sa pangalawang port, ibig sabihin na puno na yung mula dito hanggang doon. Portion na yun. Kaya tatakpan na nila to. Tatakpan nila to. Dito naman sila susunod. Mag-i-inject sa next entry port. Hanggang sa makompleto nila, lahat ng mga cracks, ma-injectan nila ng epoxy. Yung pong epoxy na ginagamit sa ganyan, yung mga
low viscosity. Malamnaw siya, parang tubig lang, pero pagka in-inject mo siya at natuyo, talagang magiging parang mas matibay pa siya sa concrete. Pinagbabind niya yung cracks ng konkreto. So, yun yung tinatawag na injection process. Meron naman yung isang application dahil kung titignan ninyo yung profile, ano po, kung titignan ninyo yung profile, dahil kunyari, sabi nga natin may mga spalling, ano. Kunyari, balik natin yung kanina drawing ko, ano. Ito yung beam. Ayan yung beam, ayan yung slab. Meron kayong tinanggal. Pagpalagay natin, no, tinanggal ninyo itong portion na to. Ayan, may mga tinanggal kayo dyan. O, nag-loose siya, natanggal na siya. Ayan, natanggal na yan. May mga portion na lumitaw yung bakal. So, ang gagawin natin dyan, kung i-re-restore na natin siya, malinis na siya, na-sandblast na natin, yung sinabi natin kanina, malinis na, wala nang spalling na concrete, wala nang loose concrete, i-re-restore po natin yan. Ang gagawin natin dyan, it's either epoxy injection or i-applyan lang natin ang epoxy grout. Itong sinasabi ko. Itong isa, ano, dalawang klase, epoxy grout or injection process. Ano po? So, pwede rin itong lagyan ng grout na lang to. Isisil natin siya. I-re-restore natin kasi po, hindi na po pwede yung concrete dyan, malalaglag lang. Ang kinakailangan dito, epoxy na. Para ma-peel upan yung portion na cavity, yung natanggal na concrete. Para maibalik po natin. Yung po ang pinakamagandang treatment sa konkreto. Tanggalin natin and then sandblast para wala nang loose. And then ibabalik natin siya using epoxy material. Hindi na po effective ang concrete. So, yun po. At sana kung ano, may naitulong ako, ano, marami pong mga ganitong kaso. Eh. Meron kasi kung isang video, waterproofing ang ating topic. So, marami pong nagtatanong tungkol doon sa restoration in connection doon sa waterproofing. Kasi kadalasan pag ang naging problema dito, sa ibabaw, nagkaroon ng leak, pumapasok yan sa loob ng slab. So, ang sinisira niya yung mga bakal. Kaya ang curious lang po ako, kaya in-itemize ko to, check nyo yung deflection, and then yung mga spalling concrete, and then yung condition ng rebars, kaya natin ipapasandblasting, and then ipapatreat natin using epoxy grout or epoxy injection. Yun po, sana may napulot kayo, no? Kung may mga katanong kayo tungkol sa restoration ng concrete, hindi lang slab, pati column, at saka beam, lalo-lalo na kunyari naapektuhan ng earthquake, may mga building na hindi naman inabandon pero nag-iwan siya ng napakaraming mga small cracks. Kailangan nating i-treat yan, huwag po ninyong pabayaan o pinturahan o lagyan ng masilya nang hindi natitreat. Structural po yan eh. Kinakailangan dyan ang pinaka effective way of restoration ng structural concrete is using epoxy grout or epoxy injection. Yun po, salamat sa panonood. Kung may mga question, tanong lang po. Thank you for watching. God bless.